Simula noong matapos ang henerasyon ng pamumuno ng tatlong kaharian, ang Korea ay naging isang bansa lamang na may isang kultura at wika. Noong 1894 hanggang 1895 ay nagkaroon ng labanan sa pagitan ng Qing Dynasty ng China at Empire of Japan. Ito ay tinawag na First Sino-Japanese War. Pinaglalabanan nila ang karapatan at kung sino ang dapat mamahala sa bansang Korea. Sa mga labanan na naganap sa pagitan ng China at Japan, naging sunod-sunod ang pagkapanalo ng Hapon sa mga labanan. Dahil dito noong February 1895, ay sumuko at humiling ng pakikipagpayapaan ang China sa bansang Japan. Kaya noong 1910 ay formal nang hinayag ng bansang Japan na ang Korea ay kabilang na sa mga lupaing nasasakop ng bansang Japan. Ngunit noong matapos ang ikalawang digmaang pangdaigdig ay natalo ang bansang Japan. Malaki ang karapatan ng Allied Forces na pangasiwaan ang mga bansang nasasakop ng Japan. Kabilang dito ang bansang Korea at maging ang Pilipinas. Dahil sila ang nagpasuko sa bansang Japan, sila ang karapat-dapat mangasiwa dito. Dito ay tinutulungan ng Estados Unidos na makapagtatag ng bagong pamahalaan at gobyerno ang Pilipinas at bansang Japan. Kaya di nila masyadong prioridad ang pangangasiwa sa Korea batay dito. Ngunit kabaliktaran dito ang Soviet Union dahil sabik na sabik sila pangasiwaan ang bansang Korea. Ngunit kung matatandaan base sa kasaysayan, noong August 6, 1945, nagpabagsak ng atomic bomb ang Estados Unidos sa Hiroshima, Japan. Dalawang araw matapos noon ay saka lamang nang himasok at nagdeklara ng digmaan ang Soviet Union. Dito ay sinakop nila ang Manchuria at nagpadala ng sundalo sa hilagang bahagi ng Korea. Dahil sa nababahala ang Estados Unidos na baka sakupin ng Soviet Union ang Korea, ay nagpadala ang Amerika ng dalawang batang opisyal na sina Dean Ross at Charles Bone Steel III para magtakda ng hangganan sa nasasakupan ng Korea. Gamit ang mapa ng National Geographic ay hinati nila ang Korean Peninsula gamit ang 38 parallel. Ang 38 parallel ay guhit sa gitna ng globo. Ito ang guhit na may sukat na 38 degree pahilaga sa may Ecuador ng daigdig. Dahil kung pagmamasdan at pag-aaralan nga naman ay magiging pantay nga naman ang pagkakahati ng Korea. At sa ganitong paraan ay siguradong mapupunta ang pinakamalaking syudad at capital ng Korea na Seoul sa bahagi ng pangangasiwaan ng Amerika. Pinagtibay ng General Order No. 1 ang hatiang naganap. Dito ay nakasaad na lahat na nasa ilalim at sakop ng Japan ay pangangasiwaan ng Estados Unidos. Noong August 14, 1895 ay pinasok ng Soviet Union ang hilagang bahagi ng Korea at August 24, 1895 ang Red Army at sandatang lakas ng Soviet Union ay nakapasok na sa Pyongyang. Ang mga sundalong Hapon na nasa hilagang bahagi ng Korea ay sumuko sa Union Soviet. Ang mga sundalong Hapon na nasa timog na bahagi ng Korea ay sumuko naman sa Amerika. Agad na nagsaayos at pumili ng kandidato ang mga partido politikal ng South Korea para sa bubuuin ng bagong gobyerno at pamahalaan nito. Ang dapat na mangyayari ay ang Estados Unidos at USSR ang dapat na magsasaayos ng pambansang eleksyon upang maging ganap na isang bansa ang buong Korea noong 1948. Ngunit ang problema ay may kanya-kanya silang adikain at hindi nila pinagkakatiwalaan ang bawat isa. Ang gusto kasi ng Estados Unidos ay gawing demokratik ang Korea. Pero ang Union Soviet ay gustong gawing komunista ang Korea. May mga nagsasabi na ang pagkakahati mula sa 38 parallel ng Korea ay makakababa sa ekonomiya ng buong Korea at mahihirapan ito na bumangon. Dahil nasa hilaga ang malaking industriya, lalo na yung pinagkukunang yaman para sa enerhiya at nasa timog naman ang agrikultura. Sa ganitong suliranin, ang bawat panig ay kailangan punan ng pagkukulang upang makabangon. Hindi nila pwedeng asahan ng bawat isa dahil sa pagkakaiba ng sistema politikal at paniniwala ng mga ito. Isang anti-communist leader na si Simang Ri ang inatasan ng US na pamunuan ng Korea. Noong 1948 ay naging ganap na isang bansa ang South Korea at si Simang Ri ang unang naging pangulo nito. Samantala sa North Korea ay inatasan ng Union Soviet na mamuno dito ay si Kim Il-sung. Noong September 1948, tinawag siyang The Great Leader. Si Kim Il-sung ang lolo ng kasalukuyang pinuno ngayon ng North Korea na si Kim Jong-un.
dahil sa magkaibang paniniwala at sistema politikal. Isama mo pa dito ang pagnanais ng North Korea at South Korea na pag-isain ng bansang Korea ay magdudulot ito ng isang malaking digmaan na kasasangkutan ng mga bansang kanilang kapanalig. Abangan nyo sa susunod na video natin ang patungkol sa Korean War.